Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik si Gandara upang magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa itbalaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-i-updated at una ka sa nilalabas nating balita. Anyway, ang mainit natin pag-uusapan ngayong araw ay pumapatungkol nga po dito sa nag-viral na episode po sa Gimme 5 ng TVJ's Itbulaga. Dahil nga po dito sa Argentina na kung saan, out of the blue, nasagot po nila ka-legendary cards yung Argentina sa kategory na pagkain. So, isa nga daw alamat ang mga ito. Sapagkat napakahusay, nasagot po nila ang word na Argentina sa maling kategory nga lang. Makikita nyo rin dito ang reaksyon ni JDL and the Bossing. Grabe, gulat na gulat po si JDL at si Bossing. Hindi po makapaniwala talaga na nasagot nila. Anyway, alam niyo po ba mga kadarikads, bata pa lang po pala sila Atasha Mulak and Andres ay endorser na po sila ng Argentina kasama ang kanilang mami. Mukhang nangangamoy comeback po ito mga kadawikads, no? Nawa nga po ay maging endorser muli si Atasha and si Andres ng Argentina and maging sponsor po ng Itbulaga. Grabe, trending po ito sa social media sapagkat napakarami pong mga influencers na ang nag-react po sa video na ito na tawang-tawa at the same time hangang-hanga kasi tunay na henyo daw talaga. Minsan talaga daig po ng madiskarte ang matatalino eh, no? So, dahil dyan, muli pong viral ang Itbulaga at pinag-uusapan sa social media. So, napakaganda rin talaga ng segment po na Gimme 5 ng Itbulaga. Isa talaga to sa inaabangan po eh ng marami. Tapos, sabayan pa ng ganito pong episode. Grabe. Si Main Mendoza, tawang-tawa din po. Sabi nga ni Miles, kanya-kanyang trip yan. Ang importante, nasagot, diba? At saka mga kadawikads, talagang natandaan ng mga tao ang Argentina and mahihirapan po ang mga tao makalimot po dito. Kaya napakalaking advantage po para sa Argentina na sila po ay ipromote ng wala po sa oras sa Itbulaga. So narito nga pong ilan sa mga naging komento ng netizens. Ito ang malupit. Akalain mo nahulaan yung bansang Argentina sa kategory nilang pagkain. Sabi pa dito, nasa diskarte yan. Kinakain nila yan eh. Kaya nahulaan, lalo na nung sinabing canned. Kung dinala niya yan sa lugar, malamang hindi mahuhulaan sa dami ng bansa sa mundo. Congrats sa abilidad ng dalawa. Ito pa, sabi nung isa, natawa ako dito. Nakapag-commercial lang yung Argentina corn beef nang wala sa oras na walang kahirap-hirap. And hindi basta-basta kasi talagang tumatak po sa mga tao. Nag-viral pa nga po sa social media. Ang dami pong nag-react ng mga social media influencers na tuwang-tuwa at hangang-hanga po dun sa dalawa. Ito naman po ang nakapagpatawa sa akin, kadawikads. Kaya huwag niyong paiikot-ikutin ang mga babae. Mahuhuli at mahuhuli kayo niyan sa paraan na hindi niyo maiisip. Di ba mga kadawikads? Kaya nga, ang laki ng tama mo. Tawan-tawa po yung mga tao sa komento na to. Kasi nga, kahit dalhin po sa kategoring pagkain, talagang nakuha. Nakuha po nila yung tamang words. So dahil dyan, may panawagan po ang publiko para po sa Argentina. Beke naman. Sabi dito, isa ako sa naguluhan o nainis at natatawa kasi palaban sila ate. Ayun, natumbok. Akalain mo, bansang Argentina naging dilata na masarap. Congratulations guys, 50k yarn. Talagang mag-BFF sila. Galing-galing nila. Argentina, beke naman. Punta na kayo sa Itbulaga, ipatawag niyo ulit yung dalawang contestant at bigyan ng incentive yan.
Naku, sana nga po, no? Dami pong nag-aabang ng Argentina mag-sponsor po dito sa Itbulaga na sila po ay tumuntong dito sa Itbulaga. Baka naman napagbigyan po ninyo ang publiko sa kahilingan at the end of the day ay kayo rin naman po ang makikinabang dito. Malaki rin po yung magiging kapakinabangan dito. Sabi pa po dito, deserve nila maging endorser talaga. Wala silang gastos pero may commercial sila. Dapat may bayad yan. Mga isang minuto yata ang inubos nila. Grabe, trending po at sikat na sikat ang Argentina ngayon dahil po sa Itbulaga. So, baka naman, di ba? Sila naman po ang sunod na maging sponsor, major sponsor ng Itbulaga. Argentina became man na promote na. Ayan po ang panawagan ng netizens sa Argentina. Sana mag-sponsor dyan ng Argentina. Dawi na si Hans sa Gimme 5. Akalain mo, lugar na Argentina na ilusot sa pagkaing ulam. Samantala, pag-usapan naman po natin ngayon ang patungkol nga po dito sa unti-unti pong ginagawa pong pangwasak po ng mga bashers sa Itbulaga. So, iniisa-isa nila si JDL, si Karen, si Raisa, ngayon si Atasha naman, kadabaykad sa pinupuntirya. Sabi dito, bakit puro host ng Itbulaga ang laging sinisiraan? Wala na ba kayong magawa? Puro na lang manira. Kung ikaw na nang babash kay Miles, sana tumahimik ka na. Puro ka kasi Marites. Kaya nga eh, buti ba sana kadawikads eh, tunay na concern kay Miles. Eh, paano kung nakikisakay lang sa issue para po palakihin at sirain ang Itbulaga, di ba? Yan po yung mga galawan eh, ng mga bashers na yan ng Itbulaga. Palalakihin po nila ang issue. Dahil yan po ang kasiyahan nila. Natalo kasi sila sa kanilang laban, kaya ngayon, eto na lang po yung nakakapagpasaya sa kanila. Feeling kasi nila, nakakagante po sila sa TVJ. As if naman na masisira po talaga nila at mawawasak po ang pundasyon ng Itbulaga. Sabi pa dito, apektado kayo kay Atasha or kay Tash? Bakit? Kayo ba ang nagpapasweldo? Kung ang TVJ nga, walang reklamo. Grabe kayo ha? Kung para naman po sa ikabubuti ni Tash, okay lang. Pero kung gusto lang po nilang batikusin po para anaye ng EB dahil nagbabaka sakali na mag-iba nila ito, kadarikans, hindi po sila magtatagumpay. Sabi po kasi doon ay may pagtagpo sa TVJ na kung saan hindi daw po marunong mag-train. Hindi daw po tinuturuan. So, anong ibig sabihin nila doon, di ba? Hindi marunong mag-train ang TVJ? Sigurado ba sila sa sinasabi nilang yan? Hindi ba nila alam kung gaano karami na po ang nagsimula po sa Itbulaga? Napasikat at inalagaan ng TVJ? Nako, baka pinanganak po sila kahapon. Samantala, sabi naman po dito ni Sir Romy Obispo, and ang isa pa nating commentor, happy morning Ma'am Gandara. Marami kasing naiingit kay Tash, kaya si Tash naman ang binabash ng mga bashers. Kasi nga mula po nung pumasok si Tash sa Itbulaga, kita nyo naman, di ba? May mga endorsements na po siya. Kaliwat kanan din po ang mga nag-i-interview sa kanya. Plus, meron na po siya ngayong bansag na darling of the dance floor. O di ba kung tutuusin para po sa isang baguhan, ay napakalaki pong achievements na ni Atasha plus may sitcom pa siya na ang swerte niya kasi buong pamilya po sila dito. So, ganun nga po siguro talaga na Sir Romy Obispo. Ang dami pong naiinggit kaya ba, nagsisimula pa lang si Atasha, hinihila na po agad nila pababa. Sabi naman dito na isa pa nating commentor, good morning, Gandara SRU, para sa mga bashers ni Tash, pikit-pikit na lang po para hindi mainggit. Kaya nga pag inggit, pikit, hindi yung sisiraan pa ninyo. Po, pwede rin naman, okay lang naman kasi mainggit, natural po yan yung nararamdaman. Pero sana gawin nyo pong inspirasyon yung inggit po na yan, gawin nyo pong motivation
para pagbutihin at pag-igihin pa ang inyong ginagawa para someday ay kayo naman ang sunod na maging successful in life. Hindi yung inuubos nyo ang oras ninyo sa paghihila ng mga tao pababa. Naku, hindi nyo po ikaaangat yan. So yun lang guys sa ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.